Isa sa mga kinalilituhan ng mga nakararami ay ang paggamit ng angkop na salita sa pagsasalita o pagsulat man. Ngayon ay tatalakayin natin ang pagpapalit ng letrang D tungo sa R. Nangyayari lamang ang pagpapalit ng letrang D sa R kung ito ay napangungunahan ng isang patig o salita na nagtatapos sa letrang A. Halimbawa, dami ay nagiging gami. Malinaw na ang pagpapalit na ito ay isang pamamaraan ng pagpapadulas sa salita. Sa loob ng isang salita ay kadalasang nakikita ang letrang D na nakasunod sa katini, sa isang katinig. Pagmasdan, sandok, cordon. Parehas itong makasunod sa katinig N at R. Kalimitan namang nakikita ang letrang R lalo pat kung nakasunod ito sa pat-isang patinig. Halimbawa, kariton, bolero. Parehas itong nakasunod sa patinig na A, kasong bin, rin, at daw, raw. Nagiging rin ang din at raw ang daw kung ang sinusundang salita nito ay nagtatapos sa patinig, malapatinig, o glide na wa at ya or letrang W at Y. Halimbawa, masaya rin, malungkot din. Okay raw, bawal daw. Parehas na rin at raw ang ginamit sa bandang ito dahil ang mga salitang sinusundan ito ay nagtatapos sa patinig na A at malapatinig na ya. Habang dito naman ay din at daw dahil parehas itong nagtatapos sa sa letrang T at L na isang katinig. May pagkakataon rin namang hindi ginagamit ang rin o raw, lalo pat kung ang isang salita ay nagtatapos sa ra, ri, ro, o kaya naman ay raw o ray. Pagmasdan, maaraw, daw. Maaraw, raw. Walang binigay na paliwanag sa nabanggit na kataliwasan. Marahil ay nagiging malamis ang pagsasalita kapag sinusundan pa ng rin at raw. Ngunit, kahit ganoon man ay hindi naman ito ipinagbabawal lalo na sa pagsusulat ng mga tula. Bagkos ay sinisikap ng mga makata ang paglikha ng mga bagong aliterasyon. May mga pagkakataon naman na nananatili ang letrang D kahit na nakasunod pa ito sa isang patinig. Parehas ng salitang madulas. Bagamat ay may mga puok na ang pagkakabigkas nito ay marulas o kaya ay marilaw, na nangangahulugang madulas at madilaw. May pagkakataong ding may mga salita na magkahawi, ngunit iba naman ang kahulugan dahil sa letrang D at R. Halimbawa, madamdamin, na ang ibig sabihin ay tingib sa damdamin o sobra sa damdamin. Maramdamin naman o mga ganitong sitwasyon, mahalagang may sa alang-alang ang mga pinalaganap na pamamaraan ng paggamit ng daw, raw, o din, at rin. Ngunit, pakatandaan din na hindi dapat ito ituring na tuntunin sa pagsulat. Sa madaling salita, hindi dapat ituring na pagkakamali ang pagsulat ng din, o raw, or din, o rin. Kahit pa nakasunod ito sa salitang nagtatapos sa patinig o malapatinig. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung kailan ginagamit ang nang at nang. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Ang nang ay ginagamit bilang pang-ukol na nagpapahayag ng pag-aari. Ito ay sumasagot sa tanong na ano at nino na isinusulat sa dalawang pangalan. Upang higit na mas maunawaan ay heto ang ilan sa kanilang mga halimbawa. Masarap ang pagkain ng bata. Kaninong pagkain ang masarap? Ng bata. Basag ang salamin ng bintana. Basag ang salamin ng ano? Ng bintana. Ang nang ay ginagamit din bilang pananda ng layo ng pandiwa. Halimbawa, si Jen ay nagluto ng adobo. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nagluto. Habang ang layo ng pandiwa naman ay ang adobo. So, si Jen ay nagluto ng adobo.
Ang nang rin ay ginagamit bilang tagaganap ng pandiwa. Halimbawa, inilagay ng magsasaka ang baso sa mesa. Ang salitang inilagay ang siyang pandiwa, habang ang magsasaka naman ang siyang tagaganap. Inilagay ng magsasaka ang baso sa mesa. Ano naman tayo sa salitang nang? Sumasagot ito sa katanungang paano, kailan, gaano, o bakit. Ginagamit din ito bilang pananda na sinusundan ng pangabay. Halimbawa, tumakbo ng mabilis ang pusa. Paano tumakbo ang pusa? Nang mabilis. Umalis siya ng alas 12. Kailan siya umalis? Nang alas 12. Ginagamit din ang nang bilang pangatnil. Katumbas nito ang salitang noon na tumutukoy sa nakalipas na aksyon o upang o para na tumutukoy sa dahilan o resulta ng nabanggit na aksyon. Halimbawa, umiyak ang sanggol nang makita ang kanyang ina. Kung wala ang nang, magiging umiyak ang sanggol noong makita ang kanyang ina. Pangalawang halimbawa, gumising ka ng maaga nang makatulong ka naman sa amin. Kung wala ang nang, magiging gumising ka ng maaga upang makatulong ka naman sa amin. O kaya gumising ka na ang maaga para makatulong ka naman sa amin. Ginagamit din ang nang sa pagitan ng pandiwang inuulit. Halimbawa, tahol ng tahol ang aso. Ang pandiwang tahol at tahol ay pinapagitnaan ng salitang nang. Panghuli, ito ay ginagamit din bilang pinagsamang na at ang. Ngunit huwag kalit ka ang lagyan ng kudlit upang hindi maiba ang interpretasyon ng isang pangungusap. Halimbawa, mabilis ng pagbabago sa lipunan. Kung bubuwagin natin ito, magiging mabilis na ang pagbabago sa lipunan. Yun lang at maraming salamat.